Trihim na Mayaman. Kabanata 1359. Nakita ng isang batang babae sa kumpanya ang kanyang pag-alagala na kaluluwa at paminsan-minsan ay itinuon ang kanyang tingin sa batang figure sa hindi kalayuan. Hindi niya napigil ang tumawa. "Chenyo, lagi mong tinitingnan ang gwapong iyon. Nagustuhan mo ba siya?" Nagulat si Yu Chenyo sa panunukso ng kanyang kasama at mahinang tinapik ang braso ng kanyang kasama, mahinang sinabi, "Anong kalokohan ang sinasabi mo? Iniisip lang ng elder na medyo kamukha ko na hindi lalabas dito ang elder. Gusto mo bang puntahan at tingnan? Paano kung ang matanda mo talaga?" Tanong ng isang gwapong lalaki na kasama niya sa paglalakad. "Hindi, hindi, hindi. Kung talagang matanda yon, hindi ako mangangahas na istorbohin siya. Kaibigan iyon ng nanay ko. Hindi ako pamilyar sa kanya. Minsan ko lang siyang nakilala." Umiling si Yu Chenyu paulit-ulit at sinabi. "Kaya ito ay kaibigan ni Tita Chen." Namulat ang lahat. Lahat sila ay mula sa mga pangunahing kapangyarihan sa itaas ng Blue Star. Kung hindi sila mula sa isang malaking kapangyarihan, hindi nila kakayanin ang paglalakbay sa kalawakan. Alam din nila na espesyal ang pagkakakilanlan ni Yu Chenyu. Nabalitaan na ang ina ni Yu Chenyu ay kamag-anak sa taong iyon sa Mount Langya, kaya ang katayuan ni Yu Chenyu sa kanilang lupon ay pambihira. Narinig din ni Alexander Yang ang kanilang mga bulungan. Hindi niya inaasahan na makikilala niya ang anak ni Yu Chen sa barkong ito. Ilang taon na ang nakalilipas, dinala ni Yu Chen si Yu Chenyu sa Mount Langya, at nakita siya ni Alexander Yang minsan. Bahagyang kumunat ang noo ni Alexander Yang. Ang cultivation base ni Yu Chenyu ay ang pinakamataas sa grupong ito ng mga kabataang lalaki, ngunit wala pa siya sa rurok ng Human Immortal Realm. Dalawa sa kanila ay wala pa sa kaharian ng deity stage. Ang cultivation base na ito ay hindi masama kumpara kay Lan Xing, ngunit ito ay wala sa walang hangganang dagat ng mga bituin. Kung ang gayong grupo ng mga kabataang lalaki ay makakatagpo ng anuman sa walang katapusang dagat ng mga bituin, maaari lamang nilang pagsisisihan ito sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. "Kalimutan mo na. Paprotektahan ko sila ng palihim bago ang Dark Parasol Star, at direktang hahanap ako ng isang fleet ng mga barko para ibalik sila sa Blue Star pagdating ko doon." Napailing si Alexander Yang habang nag-iisip. Kuwit-kuwit. Makalangit na port. Sa madilim at mapanglo na universo, isang malaking planeta ang lumulutang sa himpapawid. Sa kalangitan, makikita ng isang tao ang mga lumilipad na barko na kumikinang na may mahalagang liwanag, naglalakbay mula sa labas ng universo, na dumarating dito. Mayroong 12 ng mga ferry na umaabot mula sa Heavenly Port, at bawat isa sa kanila ay may maraming banal na bangka na nakaparada doon. Gayunpaman, ang sinaunang bronze boat ng Golden Light Sect ay lubhang kapansin-pansin. Kahit na wala itong anumang kayamanan na kumikinang sa katawan nito, ang napakalaking katawan nito, na ilang antas na mas mataas kaysa sa nakapaligid na treasured boat, ay parang isang sinaunang hayop na nakahiga sa tiyan nito, kasing bigat ng bundok. Ang Heavenly Port ay isang sikat na commercial port sa Small Eastern Heaven Territory. Ang bituin sa kalangitan ay matatagpuan sa maraming intergalactic na ruta sa Small Eastern Heaven Territory. Maraming fleets ang pipiliin na ayusin at ayusin ang Heavenly Port. Unti-unti, naging sikat na daungan ang Heavenly Port sa Small Eastern Heaven Territory. Ang sinaunang bangka ng Golden Light Sect ay aabuti ng 3 araw upang magpahinga at muling ayusin sa Heaven's Port bago lumipad muli. Bumaba din sa bangka ang mga nakasakay at bumili ng gusto nila sa Heaven's Port. Si Alexander Yang ay kasama rin sa karamihan, na gumagala ng walang patutunguhan sa Heavenly Port. Ang TNG Port ay hindi naiiba sa komersyal na lungsod sa Blue Star. May mga tindahan sa magkabilang gilid ng kalye, at marami rin ang naglalagay ng mga stall sa magkabilang gilid ng kalye.
Ang mga maaaring magbukas ng mga tindahan at magtayo ng mga stall sa Sky Harbor ay pawang mga magsasaka. Walang mga ordinaryong tao, tanging mga taong nagtayo ng mga stall. Ang kanilang mga antas ng paglilinang ay karaniwang hindi masyadong mataas. Bukod dito, ang kalidad ng mga item ay hindi rin pantay. Hindi sila maingat na sinuri ni Alexander Yang. Bagamat may magagandang bagay sa Tianjin Port, hindi ito inilagay ni Alexander Yang sa kanyang mga mata. Si Alexander Yang ay lumakad ng walang patutunguhan. Bigla naman siyang sumimangot. Sa hindi kalayuan sa harapan niya, nagkaroon ng malaking kaguluhan. Nabayaran na namin ang bagay na ito, anong karapatan mo para hindi kami paalisin? Galit na sigaw ng isang maliit na batang babae habang nasa bewang ang mga kamay. Ito ay si Yu Chenyu at ang kanyang mga kasama. At sa tapat nila ay nakatayo ang isang kabataang puno ng kaabangan ang mukha. Sa likod ng kabataan ay nakatayo ang isang medyo may edad na lalaki na may dalang longsword sa kanyang likod. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakasuot ng sinaunang damit na may istilong Planet Horizon. Ang kanyang balbas ay siksik na parang karayom, at ang kanyang ekspresyon ay solemn habang siya ay nakatayo sa likod ng binata habang ang kanyang mga kamay ay nasa likod. Tila may kakaibang pagkakakilanlan ang binata. Nakasuot din siya ng marangyang Star Sky Robe, at may dalang longsword sa kanyang likod. Ang sinumang nakakaalam kung ano ito ay masasabi na ang scabbard ay ginawa mula sa pinakamanipis at malambot na piraso ng balat ng hayop sa likod ng purple gold demonic python. Isang nasa hustong gulang na violet gold demon python. Isang tunay na yugto ng Diyos. Higit pa rito, namuhay sila sa mga pangkat. Sa Small Eastern Horizon Region, bihirang makita ang violet gold demonic boss, at hindi ito dapat gawing trifle. Maliban kung nagsanib puwersa ang ilang true divinities, magiging napakahirap na manghuli ng violet gold demonic boss. Sinabi ko sa iyo na ibigay ito, kaya ibigay mo. Tumingin ang binata kay Yu Chenyu at sa iba pa at medyo naiinip na sinabi, babayaran kita para sa mga spirit stone sa orihinal na presyo. Bilisan mo at ibigay mo sila, sa akin at Scram. Huwag tanggihan ang isang toast at uminom ng forfeit. Bahagyang kumunat ang noo ni Alexander Yang. Sa oras na ito, ayaw pa rin niyang ilantad ang kanyang kinaroroonan, ngunit si Yu Chenyu ay apo ni Yu Zekeng, kaya hindi niya ito maaring pansinin. Sa kanyang cultivation base, natural niyang masasabi ang cultivation base ng dalawang lalaki sa isang sulyap. Kahit na mukhang ordinaryo ang binata, ang kanyang cultivation base ay nakatuntong na sa Heavenly Immortal Realm. Higit pa rito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likod niya ay isang mid-true god. Kung maaari siyang magkaroon ng mid-true god guard, hindi dapat simple ang pagkakakilanlan ng binata. Halatang napakataas ng status nilang dalawa sa Heavenly Port. Maging ang mga gwardya na nagbabantay sa Heavenly Port ay nabigla nang makita silang dalawa. Hindi sila naglakas loob na lumapit sa kanila. Kaagad pagkatapos, isang mayamang tao mula sa Heavenly Port ang personal na malugod na tinanggap sila. Young Master Jiang, binisita mo kami. Bakit hindi mo ako binati ng maaga? Ang mahalagang taong ito mula sa Tianjin Port ay namamahala sa kaligtasan ng Tianjin Port. Mayroon din siyang lakas ng isang maagang True Deity Stage. Gayunpaman, sa harap ng iyong master na si Jiang, na ito, iniyuko niya ang kanyang ulo at yumuko sa isang mapagpakumbabang paraan. Kailangan ko pa bang isumbong sa iyo ang ginagawa ko? Malamig at walang pakialam ang ekspresyon ng binata. Para bang hindi niya inilagay sa kanyang mga mata ang manager ng Heavenly Port. I don't dare. Paulit-ulit na umiling ang manager ng Heavenly Port at hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Bagaman ang kanyang paglilinang ay hindi mababa at siya ay itinuturing na isang malaking shot sa planeta, sa harap ng binatang ito, ang kanyang paglilinang at pagkakakilanlan ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Nagbago rin ang mukha ni Yu Chenyu at ng iba pa.
Bagamat unang beses nilang makarating sa dagat ng mga bituin, paanong hindi nila makikita na may kakaibang pagkakakilanlan itong kabataang nasa harapan nila? Chenyo, bakit hindi natin ibigay ang bagay? Mahinang sabi ng kabataang nakatayo sa tabi niya. Nagpakita si Yu Chenyo ng nag-aalangan na ekspresyon. At ang maliit na babae sa tabi ni Yu Chenyo ay hindi kumbinsido. Galit na sabi niya, sa anong batayan ko ito dapat ibigay sa kanya? Nagbayad kami ng pera. Tara na, gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na pigilan tayo. Pagkasabi niya noon, nagbago lahat ang mga ekspresyon ni Yu Chenyo at ng iba pa. Saglit na natigilan ang binata, pagkatapos ay tumawa siya ng malakas at sinabing, mukhang noong panahong nag-iisa ako, wala na sa aking reputasyon ang Heavenly Port. Ngayon kahit isang tao o isang aso ay nangangahas na huwag bigyan ako, Jiang Feng, ng mukha. Abangan ang susunod na kabanata.